Good morning po sa lahat. Ako po si Michael Polgo, taga Bor. Nalaman ko po ang door text na magitan ng isang pare sa amin na nabanggit niya sa misa. Nagustuhan ko po ang door text nung sabi ng pare kasi yung paraan ng pagtuturo, maganda siya, hands-on. Tapos nung andito na ako, nung Base TV, naranasan ko dito yung pag-adjust sa umaga kasi maaga ang pasok dito. Yung pagtuturo nila na hinahayaan ng isang estudyante na matuto ng kanya work by its own, yung ganun. Tapos, yung natapos na ako dito sa BSTP, nag-GT na ako sa Enchanted Kingdom. Nalaman ko sa Enchanted Kingdom, lalo na yung mga electrical, mechanical works, tapos sa aircon. Kasi doon, hands-on talaga kami. Tinuturuan kami ng mga kasama naming technician para matuto. Sa awa ng Diyos, kami naman ay na-absorb doon. Tapos ngayon, nagtatrabaho na. Ang nagbago naman sa akin nung nandito na ako sa Dualtech, mas lalong naging responsable ako sa mga bagay, mas alam ko na kung ano ang tama at mali. Alam ko na rin kung paano i-handle yung mga problema na dumarating sa akin. Napapasalamat din ako sa Dualtech dahil kung wala ang Dualtech, siguro di ako nakapagtapos ng pag-aral ngayon, tambay, or kung ano man. Tapos nagpapasalamat rin ako kasi dahil sa Dualtech, maraming kabataan nakapag-aral. Salamat po. Ako nga pala si Janes Libial po, taga Siniyap na aga Cebu. Then, nalaman ko yung Dualtech dahil dun sa last na boss ko, yung pinaka-amo ko sa last na trabaho is water refilling station kung saan isa akong water boy. So yung amo ko kasi ay isang nagtatrabaho siya sa DepEd. So si Ma'am Marilyn B. Miranda. So siya po yung tumulong sa akin papunta dito sa Dualtech. At siya rin po nagsabi sa akin na itong sa school na po ito, siya rin po yung gumasa sa amin papunta po dito. So yung karanasan ko po sa Dualtech sa unang stage po namin sa BSTP is una po yung adjustment po bilang estudyante na maaga gumigising, yung disiplina po sa boarding house na dapat meron pong house rule na sinusunod na isa rin po sa turo ng school na dapat ay papapakita po ng disiplina na dapat masunod po ng estudyante. Sa STP naman po, pinapakita na yung adjustment naman po sa tao, sa kultura din po na kailangan namin sundin sa kampanya. Sa mga tao, sa mga boss namin, sa mga trabaho namin. At saka sa field ng work dahil team park yung trabaho namin sa team park siya. So hindi siya parehas sa mga industrial na planta na manufacturing. So iba talaga siya. Is challenge talaga sa amin yun dahil di yun yung ini-expect namin na trabaho. Pero worth it naman dahil marami din naman kami natutunan. So yung mga natutunan ko naman sa Dualtech is unang-una yung sa unang pagbibigay ng oras sa dating bagay na sa pagbibigay din o kaya pag-alay sa Panginoon natin na para yung mga ginagawa natin is bigay natin yung pinaka-excellent natin na trabaho na para yung mga trabaho natin is yung pinakadasal natin sa Panginoon. At sa pagiging sa papasalamat at sa mga taong tumutulong sa akin, especially sa Dualtech, sa mga sponsors na hindi po ako makakadating dito ngayon makakagraduate kung wala pa. So, sa GT Foundation po, sa lahat po ng pamunuan ng staff ng Dualtech, napapasalamat kay Mr. Nolfo Morte, kay GT, kay George T po. Thank you. Ako po nga pa si Rodelita Sardinia, taga Tapuyan, Gasan, Marinduque. Nakarating po ako sa Dualtech. Sa una po noon, nagtatrabaho po ako sa church bilang sakristan. Then, nung pari po namin, may tumawag sa kanya ng pangalan po is Miss Chit Hidalgo. Siya po yung nag-recruit sa amin para mag-aral sa Dualtech. Then, siya po yung nagbigay sa amin ng mga exam, yung kung ano yung gagawin dito, rules, and ganun po.
Naging karanasan ko sa ESTP is kung paano i-handle yung sarili, then kung paano maging confidence. Ganun din sa ESTP, naging confidence ako. Then nagkaroon din ng maayos na pakikipagsara mo sa mga katrabaho, kahit iba-ibang ugali na kumbaga na-handle ko yung paano kontrolin, kung paano ibagay yung sarili sa taong ganitong ugali, ganun, sa iba-ibang ugali. Ito naman. Anong yung mga natutunan tsaka nagbago sa'yo? Ang natutunan ko dito sa Duotech is kung paano lumaban at kung paano tumayo ng sa sariling mga paa. Then, kung paano kontrolin yung galit na dapat ganito mo ilabas. Kung hindi naman kailangan ilabas, so mong ilabas, kontrolin mo na parang galit. Tapos, ang nagbago sa akin, kung yung naging maayos ang buhay ko, then yung sa pamilya ko, nakakatulong na ako dahil sa Duotech, kasi ang laki ng opportunity na binigay sa akin ng Duotech, kasi ito yung way na para makamit ko yung goal ko. Nagpapasalamat pa ako ng marami sa Duotech, kasi kung hindi po sa Duotech, wala po ngayon ako ngayon sa trabaho na bilang technician, wala po ako ngayon, kundi dahil sa kanila. Then, natulungan din po ako nila kasi nanapan po ako ng scholarship na SM Foundation po. So, yun po, parang naging malaking dagdag na rin po sa pag-aaral ko kasi na-less po yung mga babayaran ko. Ako pala si Greg Lloyd P. Curtisio, taga Ormoc City, Leyte. Nakarating ako sa Duotech kasi nag-campaign po yung Duotech mismo sa Ormoc. First time sila doon na campaign. Then, in-broadcast nila sa radio para mangikayat ng mga kabataan na gustong mag-take advantage sa Duotech, gusto nilang mag-aaral. Tsaka nalaman ko yung Duotech, hindi sa yun sa radio station, nalaman ko yun sa kay Mama kasi si Mama nagtatrabaho siya doon sa pinag-partnershipan ng Duotech sa doon sa Ormo. And yun, pag nag-start yung orient namin, more than 180 plus po kami nandun. Then after that, kinahapunan, pinabalik pa kasi kami. Yun, 8 na lang po kami bumalik. Then yun, nag-usap-usap namin kailan yung pag-alis namin yung sa Ormo. And nagkakilalahan, and kumingi ng mga number na para pag-usapan namin kung ano talaga yung gagawin namin, dadalhin namin, tsaka pagandaan yung papunta namin doon. Kaya sa araw na pag-alis na namin, ako na lang talaga isa yung napupunta dito sa Duotech sa lahat ng 180. Kaya yun, proud din ngayon, tapos na ko talaga ako. Sa lahat, sa ESTP at saka ESTP, siyempre, andun yung mahirap talaga, siyempre. Pero sa kahirapan na yun, dun ka matututo sa mga pag-iisalamuhan sa ibang tao, pag-stand up sa sarili mo, yung i-face mo yung mga iba't ibang struggles na magiging malakas ka balang araw, yun yung magagamit mo din yung experience. Unang-una, yung natutunan ko ngayon, yung pagiging forgiveness talaga. Kasi unang-una nga, yung unang-una nga pinaka nasa puso ko, galit ko talaga is yung papa ko kasi iniwan niya ako since 3 years old ako eh. Kaya pagpunta ko dito sa Duotech, dun ko na-realize na di masama palang magtanim ng galit. Siyempre, sarili mo pang ama. Kaya napatawad ko na si Papa sa pamagitan ng talaga ng Duotech. Yun yung pinaka-best na nagbago sa akin talaga. Yun, thank you talaga, Duotech. Sa ngayon, wala pa kasi akong mabibigay talaga na things or anything financial, ganyan. So sa ngayon lang talaga, I keep on praying Duotech School na sana tatagal pa. Soon, kung ako naman yung maahang talaga sa sarili, mag-anotan din talaga ako ng scholar. Isa din sa maging
dollars na mapaano talaga pa mas maging matagal pa yung dual tech. Kaya thank you talaga. Kasi daming nagbago po talaga sa akin dahil sa inyo. Thank you po.